Good morning, good morning, good morning! Welcome to Flavor Some Ideas. Ito po ang yung kuya, Ngayon, naisip ko magluto ng giniling, yung mix with traditional and modern way. At ito po ay giniling sa atswete. Simulan na po natin. Una, pagsasamahin ko po ang kalamansi at paminta sa giniling. Haluin ko lang po ito. Para yung pamangking ko na naglaba, pinagsama-sama ang puti at dekolor. Ayos! Maghanda na po ko para sa una kong piprito, ang patatas. Sabi kasi ng lola ko dapat daw piniprito mo ng patatas para di agad-agad mapanis ang ulam. Kaya naman dapat umulim tayo sa matatanda. Dalawang batch ang ginawa ko para hindi sila siksikan, madali pong maluto. Parang pagsakay lang sa bus yan, diba ayaw mo yung siksikan? Kaya wait ka na lang sa susunod na dadaan. Sa pagkakataong ito, isusunod ko na po ang bell pepper o sili. Hiniwa ko lang po ito na maliliit, gaya ng jowa mo. Maliit pero cute. Ito po ang annatto seed o atswete. Kinaya ko lang po ang procedure sa paggawa ng chicken oil ng mga inasal. Sinasama sa mantika, pagkatapos po aalisin ang buto nito. Pero pwede pa rin po natin gawin yung dati nating kagawian. Ipabababad sa tubig, tapos po lalamasin para lumabas ang katas nito. Ngayon naman po, magsisimula na po tayong mag-isa. Inulok lang po ang bawang. Tapos ang sibuyas. Ang sabi daw po ng mga bagong chef natin ngayon, dapat daw sibuyas muna bago ang bawang. Kayo po, ano sa tingin nyo ang tama? Igigisa ko lang po ang giniling. Naku, ang kamatis po pala muna. Nagkamali po ako pero andyan na po yan kaya hahayaan ko na po. Tao lang po, nagkakamali. Haluin ko na po ito ng maayos para maluto ang kamatis. Sa punto pong ito, lumabas na po ang moisture ng giniling natin. Pwede ko na pong ilagay ang toyo, mga 2 tablespoons. At 1 tablespoon ng patis para pampalasa. Hahaluin ko lang po ito. Pabayaan ko lang po itong kumulo. At hihinaan ko na po ang apoy. Lalagyan ko po ng konting tubig para ituloy ko pa po ang pagpapalambot ng giniling sa mahinang apoy. Sa puntong ito, pwede ko na po ilagay ang piniritong patatas at sili. Asamahan ko na rin po ng pasas o raisins pandagdag ng tamis sa lasa. Haluin ko lang po ito. Lulutuin ko lang po ito ng mga 3 minuto at pagkatapos pwede na po itong i-serve. At ito na po ang ulam ni Kuya A, ang giniling sa atswete. Tara, kain na po tayo! Para po sa mga updates sa luto ni Kuya A sa Flavors and Ideas, please don't forget to subscribe and press the notification bell button. Salamat po!